Hello guys, magandang araw ulit. At nandito naman tayo para gumawa ng isang content para magatid ng konting kalaman sa mga taong mahilig magkalikot, kung ano-anong mga bagay na gustong gawin, yung mga hindi kontento sa kanilang buong araw na ginagawa. So nandito na po ang ating gagawin ngayon. Ay, may bago na naman tayong naisip. Gusto kong ituro yung paggawa ng paso. Yan. DIY paso. Yan ang gagawin ko ngayon at ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe ka naman. Ano pa? At kung magugustuhan mo ang video na ito, sana i-click mo naman pati yung bell para every time na may bago ay makapag-update ka sa aking channel. So guys, comment down below kung magugustuhan nyo or opinion nyo kung maganda or hindi, okay lang kahit ano. Basta mahalaga mag-subscribe ka na, bro. Okay guys, simulan na natin ating gagawin. Ang gagamitin natin sa paggawa ng DIY paso, yan po ang gagawin natin ngayon, ay meron tayong tela. Importante ay may tela tayo. Yan guys. At meron tayong lata or kahit ano na pwede nyong gamitin, pwede yan. At meron tayong mas malaki, siyempre. At ito naman ang ating paghahaluan ng semento. At ito naman ang ating semento. So, try natin gumawa ng paso sa isang kilong semento lang. Kung nagagawin natin ay, huwag natin uubusin. Ano? Maglalagay muna tayo ng kapiraso. At pag nagawa na natin ng kapiraso, yung kalahati, ay itatabi muna natin yung natira. Lagyan natin ng tubig, syempre. Yung tubig naman, nasa inyo naman kung ano yung tiplada nyo. Pwedeng malapnaw, pwedeng malapo. Syempre, sa unang gagawin natin, ay kailangan malambot na malambot. Kasi ito yung, kumbaga, unang coat. First coat. Kumbaga sa pintura, meron tayong natawag na first coat. So, ang gagawin natin dito ay ito yung first coat natin. Kaya kailangan ito, basang-basa. Yan. Ganito kalapot. Pag okay na, at nagawa nyo na yung ito kalapot, kukunin nyo na yung ipupwesto natin muna yung pinagaya. Yan. At yung tela na ito, ito ang ilalagay natin dito. Pagkalagay natin dito, ayan. Ganito ang gagawin natin. Babasain natin siya. Yan. Yan guys, nakita nyo, balot na balot na siya ng semento. So, pagkatapos niya mabalot ng semento, ay pupuesto natin yung ating alata. Ano ba purpose nito? Kasi ito, para hindi sumayad yung dulo. So, ito malaking lagayan, ito naman yung ilalagay natin dito. Ayan. Ito muna yan. So, ngayon dahil nagawa na natin siyang ibabad, hahanapin natin yung pinakagitna at sasampay natin siya ng paganito. Okay guys, tandaan nyo, kapag gumawa kayo ng paso, tingnan nyo yung kumuasin yung gitna para balance. Balance siya.
Okay guys, kapag ka nagawa na natin siyang ilubog dun sa purong semento at nailagay na natin siya dun sa hulmahan, ang gagawin natin ay hihintay lang natin na matuyo siya. So kapag siya ay medyo matagal matuyo, pwede natin siyang budburan ng puro na tuyo. Pagka tuyo na ang nagawa natin paso, pwede natin i-adjust ng konti yung mga gilid. Adjust natin ng konti. Kasi minsan, pag nakadidid yung mga tupik na gilid, eh, hindi natin mapipintura. So, tsaka hindi masyadong maganda yung texture. So, ang gagawin natin ay i-adjust natin ang konti yung mga alawas ng mga ano na, mga tupik. Pag medyo tuyo na siya, mas gaganda yung forma niya kasi makukuha natin yung gusto nating texture. Yung gusto natin parang ibubuka natin ng konti, makukuha natin. Yan, kung apurado kayo, para matuyo ka agad, budburan nyo. Yan guys, nabudburan na natin siya ng puro. So, hihintay na lang natin siya na tumigas at nasa ayos na rin natin yung mga dulo. So, konting pasensya na, konting paghihintay. Pag natuyo na to, doon na natin i-apply yung last coat ng semento. Semento po ah, yan. Tandaan po, 1 kilong semento challenge. Hindi, napakalaking bagay kapag meron tayong natuklasan na pwede pala maging hanap buhay. Lalong-lalo na ngayon na napakahirap ng pamumuhay. So, kailangan mo lang talaga magkaroon ng idea. So, ito ay isa sa mga idea na gusto kong share sa inyo. Guys, pagkatapos matuyo nung ginagawa natin paso, ang susunod natin ay maghahalo ulit tayo ng semento, yung natitirang semento, para ipangpupunas natin doon para kumupal siya. Ang pag-a-apply nito guys sa paso, kailangan natin gumamit ng brush.
Pwede rin naman kamayin, pero mas maganda may brass para pumapasok doon sa mga sulok. Yun ang kailangan natin gawin. Importante may brass tayo. Ngayon guys, pwede na natin i-apply yung ating panibagong alok. Mas makapal, mas matibay. Importante yung mga dulo. Yung mga dulo kasi yan yung medyo manipis ang semento. Kung lalagyan nyo ng design sa baba, kasi tulad nito, mas maganda talaga na merong design ay merong pasalungat na brass. Kasi para siyang ano, pinakain niya, pinakapaa. Okay guys, na-apply na natin yung second coat. At ang susunod mamaya naman konti, at pagka medyo tuyo na siya, apply naman natin ulit hanggang sa kumapal. Mas maganda yung makapal, maganda quality niya. Kasi kapag ito yung nabitawan mo, siyempre kahit pa paano magkakaroon siya ng damage. So kakapalan pa natin siya. So guys, isang kilong semento kaya-kaya na. Yan guys, kailangan natin ng init ng araw dahil mas maganda kapag tuyo-tuyo siya. Ayan, mapapansin ninyo. Makikita nyo yung design. Ayan. Nagkakaroon siya ng sariling design na yun yung nagiging attraction sa kanya. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. At hindi ko na kayo maiisa-isa. At maraming salamat ulit sa patuloy na pagtangkilid. Sana guys, magustuhan nyo itong DIY pasok ko. Yung tutorial ko. Sana masuportahan nyo ako. At maraming salamat ulit. At gagawin ko yung lahat para mapa-improve ko pa yung aking channel. Guys, kung gusto nyo mas maganda yung texture ng inyong gagawin, kailangan basahin nyo ng konti habang hindi pa siya masyadong tuyo or malambot pa siya. Kailangan nyo siyang basahin ng konti para yung semento medyo maganda yung hagod. So ganun ang isa sa mga teknik para maganda yung texture. Ngayon guys, ang susunod na gagawin natin ay pipinturahan natin. Pero dahil sa medyo basa pa, pero tapos na at wala na yung kanyang hulmahan. So ito na yung nangyari niya. Pipinturahan na lang natin siya. Ang gagamitin natin siyempre yung pang semento na pintura. So guys, abangan na lang natin ulit. Guys, kakalipas ang isang araw, natuyo na yung ginawa natin. So, natuyo na yung sample.
So ngayon pipinturahan na natin siya. Ayan guys, natapos na ang ating tutorial na paso. Ayan po, DIY paso. At makikita nyo naman, napakaganda ng quality, napakakapal, at saka higit sa lahat, napakalaki po ng pwedeng kitain dito. Pwede kayong kumita rito ng kalahati sa puhuna. At kayo nang bahala mag-compute kung magkano yung bibigay ninyo, depende sa laki. Ayan po. Hanggang sa muli, kung hindi ka pa nag-subscribe, please mag-subscribe ka muna, Uncle Jones. At huwag nyo pong kalilimutan. At lagi pong i-click ang ating notification bell para updated kayo sa aking susunod na mga video. Maraming salamat po ulit. Sana yung makapagbigay ako ng magandang kaalaman, idea para sa pangkabuhayan. Guys, special shoutout nga para sa mga supporter ko dyan sa Kabikulan. Shoutout po kay Amy Cassin. Maraming salamat, Amy Cassin, sa pag-support sa aking channel. At kay shoutout sa iyo, Junel Barakel. At sana magkita tayo. Pumunta ko dyan. So, at kay Lorena Bupa. Maraming salamat sa inyo, guys, sa mga pag-support. Sana lagi kayong nandiyan para panoorin at tangkilikin ang aking channel. Kay Roslyn Cabrera. Yan. Shoutout sa iyo, Roslyn Cabrera. Alam mo kung nakasupport kayo para sa akin. Then, last but not the least, Malin Meraviti. Siya po ay Malin Bunaobra Meraviti. Maraming salamat. Shout out. At maraming salamat sa supporta ninyo na ipinigay sa akin. At sana po ay lalo pa tayong mas magbigay ng supporta sa bawat isa. At sana po ay makita ko kayo balang araw. Yan po, maraming salamat ulit sa group kay Jimuel Bungalos, ang aking kapatid sa iyong group. Napaka-successful na ang grupo mo. Maraming salamat. At sana ay patuloy yung suporta na binigay mo sa akin. Okay guys, maraming salamat po ulit. Bye-bye. Shout out yan. Kasi gumagawa ko dati dito. Sabi ko, hindi na pa lang yun ito.